So, ang ating pong next lecture ay mayroon pong kinalaman sa history ng Trinity sa Adventist. Actually, mga kapatid, personally, hindi ako interesado sa mga ganito noon eh. Wala akong pakialam, no? Hanggang sa doon sa aming church, mayroong isang elder na nagsisend sa akin na mga tungkol sa anti-Trinitarian. So nagugulat ako, sabi ko, bakit mayroong sinisend na ganito? Binabasa ko, ang anti-Trinitarian. So ang sinasabi niya, ay hindi daw natin paniniwala yung Trinity, yung ating mga pioneer ay anti-Trinitarian, at tayo ngayon, na mga Adventist, ay iniwan na natin yung mga fundamentals natin. At yun nga yung hindi tayo naniniwala sa Trinity dati. So sabi ko sa kanya, naniniwala ka na ba dyan sa bagay na yan? Matagal ko na rin narinig yung mga anti-Trinitarian, pero sabi ko nga, sa aking sarili, personally, eh bakit ako maniniwala dyan sa mga yan, no? Hanggang sa ito nga, naranasan ko itong kapatid na ito, kaya, kumbaga, napilitan ako mga kapatid na maghalukay, no? Kasi hindi ako naniniwala na may mga issue pa hanggang ngayon na hindi natin na-resolve. So, ako po'y naniniwala, mga kapatid, sa tagal na po ng Adventism, lahat ng babangon na mga critics, anumang kritiko, katulad nga po yung kahapon, ano, na may paniniwala, nung naghalukay ako, may paniniwala po talaga pala noon na yung 144,000, yun yung bumangon doon sa Mateo 27:52. Kaya lang, doon, sa buhay pa si Ellen White, mayroon nang bumangon na ganon. At yun ay tahasang tinutulan ni Ellen White. So, napakaliwanag. Kaya itong issue po ng anti-Trinitarian at sa kanitong Trinity, makikita po ninyo, ito po ay hindi po galing sa akin ha. Ito po ay lecture na isang pamphlet po ito. Actually, pinagtiyagaan kong ilipat sa PowerPoint, no? Para actually kapag ganito nga, sa totoo lang, ito po yung pinaka-nakakaantok sa lahat, no? Kapag ganito ang tema ng lektura, mga kapatid, nakakaantok ito. Kaya nga, ang gagawin natin, hindi ko masyadong iaano ito, ibibigay ko po yung copy para may USB ka lang, or pwede naman, yan, para ikaw mismo, ulit-ulitin mong babasahin dahil sigurado po, hindi nyo po makukuha ito ngayon, kaagad, sa isang pasada. Ayan. So, dyan pa lang, makikita po ninyo itong pag-aaral na ito. Sabi niya, this brief study provides a survey of the Adventist historical progression from anti-Trinitarian to biblical Trinitarian view. So, ganito po kasi ang ginagawa ng mga anti-Trinitarian nung ako po ay naghanap na ng mga reference. Totoo po, unang-una, totoo na hindi po lahat ng ating pioneer ay naniniwala sa Trinity. Kailangan po nating tanggapin yan. Ngayon, kung hindi nyo po alam yan, yun ang problema. Okay? Kapag hindi po natin alam yung history ng ating pananampalataya, doon po pumapasok yung problema. Kasi kung halimbawa sa akin, ang pagkakaalam ko, naniniwala na tayo sa Trinity noon, tapos mayroon akong mababasa na mga pioneer. Halimbawa, si James White mismo. Ay kapag binasahan na ako ng sulat ni James White, sulat ni Uriah Smith, sulat ng mga lahat ng mga pioneer natin, mga kapatid, na lumalaban sa doktrina ng Trinity, problema nga. Dahil hindi ko nga alam. So this morning, kailangan po aware po tayo, alam po natin na ang ating panimula, mga kapatid, yung ating mga pioneer po talaga, hindi po kaagad-agad nagkaisa dyan sa doktrina ng Trinity. Ngayon, ang titingnan natin, paano ngayon na-develop? Yun, paano po sila nag-come up na tayo po ngayon ay Trinity na? Ay kasi, ang bali po sa atin dyan, kaya daw na tayo Trinity ngayon, kasi
iniwan na natin yung ating fundamentals. So dito, makikita po ninyo, sabi po dyan, we will trace our topic chronologically up to 1890. From 1844, 1890, anti-Trinitarian period. Nakita po ninyo ha? Ibig sabihin, from 1844 hanggang 1890, tayo po ay hindi pa nagkakaisa dyan sa Trinity. Yan. So, yan po yung ipinipresent ng mga anti-Trinitarian. Yung from 1844 hanggang 1890. Pag ipresent sa'yo yan, hindi mo alam yung date at wala kang alam sa history, madali kang mapaniwala. Yan po yung problema. And then, 1890 to 1900, emergence of Trinitarian sentiment. And then, from 1900 to 1931, and the SDA yearbook statement of faith, transition and conflict. From 1931 to the publication of question and on doctrine in 1957, acceptance of the Trinitarian view. So ito po yung pinakalatag ng history ng Adventism. Oh, kaya kung hindi po natin ito, yan, makikita nyo saan po galing yan, Journal of the Adventist Theological Society. Kaya nga sabi ko, ito yung pinakaayo kong gawin sa lahat yung magaganito kasi nga, nakakantok to eh. Kaya pwede po kayong matulog. No? Pwede kayong matulog. Ayan. Yan, up to 1890, anti-Trinitarian period. Ang sabi dyan, until near the turn of the 28th century, Seventh-day Adventist literature was almost unanimous in opposing the eternal deity of Jesus. Tingnan po ninyo, pati yung deity ng ating Panginoon, issue sa ating mga pioneer. Ay tayo ngayon, may problema pa ba tayo ngayon? Kahit yung mga anti-Trinitarian ngayon, naniniwala naman sila na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ba? Pero noon, makikita po ninyo, hindi po. Sabi niya dyan, talagang hindi nagkakaisa. And the personhood of the Holy Spirit. Yan. So, tayo po ba ngayon, klaro na na ang Holy Spirit ay person? Ang mga anti-Trinitarian hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakamove on. Para sa kanila, ang Holy Spirit ay hindi person. Hindi siya persona. During the early years, some even held the view that Christ was a created being. Nakita po ninyo? Sa atin pala, early years, naniniwala pala tayo na created being ang ating Panginoon. Theological tension with Adventism began during the Millerites movement and is illustrated by the two principal leaders, William Miller and Joshua V. Himes. Yan. Miller, being a Baptist, was a Trinitarian. So si Miller pala, Trinitarian, mga kapatid. He wrote, I believe in one living and true God, and that there are three persons in the Godhead. The three persons of the triune God are connected. Tapos si Himes naman, a close associate ni William Miller, was of the Christian connection, persuasion, the northern branch of the Christian Church, almost living in true God. The Father Almighty, who is unoriginated, independent, and eternal, and thus this God is one spiritual intelligence, one infinite mind. So yan po yung mga panimula, mga kapatid. Ang sabi dito, two of the principal founders of the Seventh-day Adventists, tingnan po ninyo, Joseph Bates and James White. Like Himes, sabi niya, had been member of Christian connection and rejected the doctrine of the Trinity. Papaano ito kung binasa ito sa iyo? Kilala mo si James White, asawa ni Ellen White. Kilala mo rin si Joseph Bates na isang pioneer ng Adventist. At ang sabi rito, talagang ito po kasi si James White, yan nga, member po sila ng Christian connection. At yung Christian connection na parang samahan, hindi po naniniwala sa Trinity. Ang sabi dito ni Joseph Bates, sa kanyang view, respecting the Trinity, I concluded that it was an impossibility for me to believe that the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, was also the Almighty God. Nakita po ninyo, ano? So pag binasa sa akin ito ngayon,
Ay, talagang nakakagulat po ito, mga kapatid. Kasi pati pala ito si Joseph Bates, hindi naniniwala eh sa Trinity, mga kapatid. O ay bakit Trinity ng Adventist ngayon? So, ang conclusion, iniwan na natin. Yan ang matindi dyan. O? Kaya itong pag-aaral po na ito, although nakakaantok, talagang sabi ko nga, nung ako'y nagbabasa nito, eh halos maghapon ko pong ginawa ito, mga kapatid. Dahil sabi ni Brother Johnson, Brother Gomer, ang ililecture mo yung history ng Trinity. So pinagtiyagaan ko po maghapon na basahin, no? At nakatulong din naman sa akin kasi kahit papaano, nadagdagan. Kaya nga, pag nag-uusap kami ni Brother Johnson, pag nabasa niyo po kasi ito, kumbaga yung inyong pagtingin sa mga anti-Trinity, parang talagang manluloko talaga. Sorry for the word, no? Sorry for the word. Kasi pag nabasa po ninyo ito ng kumpleto at naunawaan, sasabihin mo lang kapag may anti-Trinity ang katabi, tumigil ka nga. No? Huwag ako. Ayun, ganyang termino. Oh? Sabi niya, James White wrote, ito naman si James White, "Here we might mention the Trinity, which does away the personality of God and of His Son Jesus Christ. Arthur White, grandson of James White, correctly argued that James White rejected the doctrine of the Trinity." Okay, kaya nga sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, pag ito ang binabasa po sa atin at wala ng iba, ay totoo po ito. Sabi niya, "He did believe in the three great powers in heaven. The first hymn book compiled by James White in 1849 contains the doxology, praise Father, Son, and Holy Ghost. James White was opposed to the Trinity. He did not believe that Christ was inferior to the Father. In 1877, he wrote," yan sabi niya, "the inexplicable Trinity that makes the Godhead three in one and one in three is bad enough." Ay, bad daw po yan. Pero pansinin po ninyo, ano ang pagkakaintindi ni James White sa Trinity? Tingnan po ninyo, ha? "The inexplicable Trinity that makes the Godhead three in one and one in three." Ay, yan po ba yung Trinity natin? No. Pero yung intindi ni James White sa Trinity, ito. Bad enough, sabi niya, that the ultra unitarianism that makes Christ inferior to the Father is worse. Oh. Ayan. Ano pa sabi ito? Uriah Smith. Ah, di ba si Uriah Smith ay kilalang kilala natin, nagsulat ng Daniel in Revelation, ginagamit po ng ating mga theology students po yung Dan Rev na yan, mga kapatid. Ano sabi ni Uriah Smith? "Longtime editor of the Review and Herald believed during 1860s that Jesus was a created being." Nakita ninyo, mga kapatid, ito yung mga pioneer po natin. "He was the first created being," sabi niya, "dating his existence far back before the other created being or thing, next to the self-existent and eternal God." Oh. By 1881, Smith had changed his view. Nakita ninyo? And concluded that Jesus was begotten and not created. So meron ng pagbabago. Pero ang tanong, pag ipresent sa atin yung anti-Trinity, walang changes na nangyayari. Dito, mga kapatid, sabi niya, "A selected list of Adventists who either spoke against the Trinity and or rejected the eternal deity of Christ include," sino po yan? J.B. Priestby, Lutboro, Cortrell, J.N. Andrews, D.M. Conright. O, ito si D.M. Conright, talagang nagwala na ito, no? G.H. Wagoner, W.A. Spicer, at one point told A.W. Spalding that his father, after becoming a Seventh-day Adventist, kasi itong si, ano pala, yung tatay ni Spalding, ay dating Baptist, Seventh-day Baptist minister, grew so offended at the anti-Trinitarian atmosphere in the Battle Creek that he is preaching. Ibig sabihin, ito kasing Seventh-day Baptist, Trinitarian ito eh.
ay naging Adventist. Nung naging Adventist siya, ang sabi niya rito, ay talagang anti-Trinitarian ang mga Adventist that time. Oh. In surveying the writings of the various pioneers, certain concerns frequently appear in rejecting the Trinity. Some saw the Orthodox Christian view as pagan tritheism. Others argued that the Trinity degraded the personhood of Christ and the Father by blurring the distinction between them. It should be noted that while the early position on the Trinity and deity of Christ were flawed, there was a sincere attempt to oppose certain legitimate errors. Early Adventists strove to be true to Scripture. When they read firstborn of every creature, they took it at face value. Other Bible phrases such as only begotten Son of God also were understood on a literal English level. So by 1890, Adventists had become a harmonious position that reject the idea of Jesus as a created being. Nakita rin nyo? So 1890, dati, yung pagiging Diyos ni Kristo, wala eh. Talagang hindi sila nagkakaisa. No? Si U.R.A. Smith nga, ayaw niyang tanggapin. Oh, ang alam niya, created. Pero dito, by 1890, nagkakaisa na. Na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi created, mga kapatid. Sabi niya dyan. Sabi pa rito, from 1890 to 1900, ito na, emergence of Trinitarian sentiment. The period after the 1888 Minneapolis General Conference saw a new emphasis on Jesus and the plan of salvation. This emphasis naturally led to a consideration of his deity and what is meant for the redemption of humanity. A.T. Jones was among the first to use vocabulary that suggested that Christ was eternally pre-existent. Jones emphasized the idea that in Christ was the fullness of Godhead bodily. At the 1895 General Conference, he repeatedly emphasized Colossians 2 verse 9, possibly for the first time in Adventist literature, with the exception of Ellen White. So makikita po ninyo, si Ellen White, from the very beginning, mga kapatid, ay wala pong pagdududa sa bagay na ito. No? Hindi katulad nung sinasabi nila na si Ellen White daw anti-Trinitarian dati. Wala pong ganun, mga kapatid. Sabi niya, Jones described Christ as eternal, the eternal Word consented to be made flesh. God became man. 2 days later, speaking of Christ, Jones said, in view of eternity before eternity after and eternity after 30 years is not such an infinite sacrifice after all. But when we consider that he sunk his nature in our human nature to all eternity, that is a sacrifice. A.T. Jones avoided referring to the Godhead as the Trinity. Yet, in 1899, he wrote a nearly Trinitarian statement. Anong sabi niya? God is one, Jesus Christ is one, the Holy Spirit is one, and these three are one. Abay, palapit na sa Trinity talaga ito, mga kapatid. There is no dissent nor division among them. Ellen White played a prophetic role in confirming the eternal deity of Jesus and the idea of a three-person Godhead. Ano sabi sa Desire of Ages? Ellen White wrote with a clarity on the eternal deity of Christ. Ang sabi niya, Christ announced himself to be the self-existent one, and in Christ is life, original, unborrowed, underived. She also said of the Holy Spirit, sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. So dito, sa puntong ito, mga kapatid, ay nakikita na po natin na ipinapahayag na ni Ellen White yung kanyang paniniwala tungkol sa bagay na ito. Sabi niya, Tim Poirier, in a paper presented on April 3, 2006, at a symposium on Ellen White in current issue, in Andrews University compared Ellen White's published statements on the Godhead.
the eternal deity of Christ and the personhood of the Holy Spirit with interlineated original copies and her handwritten originals. He was presented compelling evidence that Ellen White's published views were truly hers and not changed by editors, publishers, and literary assistants. So kasi kini-question nila itong mga sulat ni Ellen White na ito, mga kapatid. Kaya dito sa symposium na ito, pinatutunayan nitong si Poirier na talagang authentic po yun, mga kapatid. Sabi niya rito, curiously, 4 years after the publication of Desire of Ages, the church generally avoided this and other statements. Even previous to 1898, Ellen White made clear statements affirming the underived divine nature and eternal pre-existence of Christ. While she never used the term Trinity, ayan, ito rin yung isang objection. Hindi daw ginamit ni Ellen White ang Trinity. Mamaya po ay ipapaliwanag ni Brother Johnson po yan kung bakit hindi niya ginamit. Oo. In her published writing, she repeatedly conveyed the concept. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Nakita po ninyo si James White kanina doon sa ating binasa. Ang unawa niya sa Trinity, iba doon sa ating unawa ngayon. Kaya nga, pag ginamit mo yung word na Trinity nung time na yan, ang papasok sa isipan ng mga nakikinig, iba. Parang 1 in 3, 3 in 1, parang kape. Yan. Kapag ginamit mo yung term na Trinity nung panahon na yan, iba po ang intindi nila. Kaya nga hindi nga nila matanggap eh, mga kapatid. Ito. Ito yung mga sulat ni Ellen White. Tingnan po ninyo ha. 1878. Oh. The unworthiness, weakness, and efficiency of their own efforts in contrast with those of the eternal Son of God will render them humble, distrustful of self, and will lead them to rely upon Christ for strength and efficiency in their work. Review in Herald, August 8, 1878. Dito naman sa 1887, this injunction is from the eternal Son of God. Youth Instructor, August 31. 1893, Jesus said, I and my Father are one. The word of Christ were full of deep meaning as he put forth the claim that he and the Father were of one substance, possessing of the same attributes. Sign of the Times, November 27, 1893. Sa 1897 naman, he was equal with God and infinite and omnipotent. He is eternal, self-existent Son, the true High Priest. Manuscript 101, 1897. 1900, Christ is the pre-existent, self-existent Son of God. In speaking of His pre-existence, Christ carries the mind back through dateless ages. He assures us that there never was a time when He was not in close fellowship with the eternal Father. So, dyan sa mga pahayag na yan, mga kapatid, maliwanag na po kay Ellen White yung talagang deity ng ating Panginoon. Samantalang kung matatandaan mo, ano sabi ni Uriah Smith? A created being ang ating Panginoon. Pioneer yun. Hindi ho ba? 1906, sabi ni Ellen White, Christ was God, essentially. And in the highest sense, He was with God from all eternity, God over all blessed for evermore. Ayan, mga kapatid. Okay. Ito na. From 1900 to 1931, transition and conflict. So, hindi po kagad-agad po natanggap ito ng church, mga kapatid. Talagang maraming debate. Hanggang ngayon nga sa church natin, may debate tayo kung ano-anong mga pinagdidebatehan eh. Oh. At ito po ay history ng Adventism, mga kapatid. Hindi po natin ito itinago. Manapa, ito po ay talagang nakalahad po ito. Ang problema lang talaga, hindi po natin alam. Kaya katulad ko, nung wala akong pakialam dyan, bahala kayo dyan. Di ba? Pero alam nyo mga kapatid, nung ito nga, elder, parang nagkaroon po ako ng concern na kailangan ko palang pag-aralan, kailangan ko palang halukayin
ano ba yung na, ano ba talaga tayo? Sino ba talaga tayo? Saan ba tayo nanggaling? Ano bang identity natin? Eh kasi kapag pinakitaan lang ako James White, Joseph Bates, G.N. Andrews, mga pioneer po natin, mga anti-trinitarian yan, bakit ka naniniwala sa Trinity? Kaya ang Sabadista ngayon eh hindi na yan yung tunay na Sabadista. Ang dali, di ba? Oh, madali lang mga kapatid. Ay kayo, kung halimbawa maging anti-trinitarian ako, hindi ko ipapakita sa inyo yung history ng Adventism. Wala kang alam. Aywan ko lang kung pag-uwi mo sa bahay, hindi kalipang, hindi, ano kaya? Totoo kayang hindi na yan ang tunay na Adventist ngayon? Ganun po ang nangyayari mga kapatid. No? Ang sabi dito, 1931 to 1931, during the first decades of the 20th century, the church was divided in its position on the deity of Christ. Nakita ninyo? Hindi tayo nagkakaisa. Doon pa lamang pala sa pagka-Diyos ni Kristo, may debate na noon. Nakita nyo? Sabi niya, the idea of Christ as the eternal Son appeared in print occasionally. The first person after 1900 to prominently promote the eternal pre-existence of Christ was W.W. Prescott. Ayan. Prescott became editor of the Review General February 1902. Almost immediately, he began an editorial series entitled Studies in the Gospel Message. Throughout this series, sabi niya, and in other articles, Prescott sought to lift up Jesus. In three articles toward the end of 1902, he emphasized the equality and eternal nature of God, the Father and the Son, and many other statements he promoted the equality, personhood, the eternal nature of Father, Son, and Holy Spirit. During the 1890s, he had been slower than Jones to embrace the full eternal deity of Jesus. Eh, sabi ko nga, eh, pati pala ito, mga kapatid. Kung itong babasahin ko sa inyo, at hindi ko ipapakita yung development ng paniniwala natin na ito, ay pwede mo rin sabihin ngayon na iniwanan na natin kasi nga naniniwala na tayo ngayon na Diyos si Kristo. Ay samantalang ito mga pioneer, hindi naman pala naniniwala na Diyos si Kristo. Paano yan? No? So ang sabi rito, during the 1890s, he had been slower than Jones to embrace the full deity of Jesus. At the 1919 Bible Conference, he and the other more carefully define what they believe on the deity of Jesus. So, hindi ka agad-agad. Ito yung sabi rito sa 1919 Bible Conference, the July 1 to 19 Bible Conference held at Tacoma Park, Washington, D.C., was an open exchange of ideas between select group of church leaders, editors, Bible teachers. So, marami po mga attendees dyan. W.W. Prescott, sabi niya dyan, presented a series of 8 devotional for the conference entitled The Person of Christ. While affirming the eternity of the Son, he also said that he derived his existence from the Father. He said, there is a proper sense, as I view it, according to which the Son is subordinate to the Father. But the subordination is not in the question of attributes of his existence. It is simply in the fact of the derived existence as we read in John 5:26. Ayan. During the afternoon discussion on July 6, 1919, Prescott found himself in awkward position. Those arguing against the eternity of Christ wondered how Christ could be begotten and also co-eternal with the Father. Nakita ninyo? Doon sa conference na ito, debate pa rin eh. Hindi pa rin lahat naniniwala doon sa pagka-Diyos ni Kristo pa lang ang pinag-uusapan nito, mga kapatid. No? And sabi dyan, finally, at the end of the discussion, Prescott borrowed an idea shared at the conference by H.C. Lacy with the following summary statement regarding Christ. One with the Father, one in authority, in power, in love, in mercy, and all at the attributes, equal with Him, and yet
second in nature. Sabi rito, I like the word second better than inferior. Second in rank, Prescott View was held by several at the conference. Yan, sabi niya dyan. Tapos dito, L.L. Covens, who came late to the discussion, expressed a fear that the church might be heading towards the Trinitarian doctrine. Kita nyo? Itong si Calvin, sabi niya, nako, papunta na tayo sa Trinity. O sabi niya rito, I cannot believe that the two persons of the Godhead are equal. Nakita nyo mga kapatid, ano? 1919 na po ito. The Father and the Son. The one is the Father and the other the Son. And that they might be just as well the other way around. In praying, he, Christ, said it was his wish that the disciple might see the glory which he had with the Father and which the Father had given him. It was not something he had all through eternity, but the Father had sometime given to him the glory of God. He is divine, but he is the divine Son. I cannot explain further than that, but I cannot believe the so-called Trinitarian doctrine on the three person always existing. Kita nyo? Soon, the meeting became so tense. Sabi niya, soon the meeting became so tense. So, ang ginawa ni A.G. Daniels, ayan, tumayo. A.G. Daniels, the general president, suggested the delegates not become uneasy and requested that some of the comments not be translated or transcribed. So, ini-imagine ko, siguro, may murahan na doon. No? Sabi ni journalist, wag niyong i-transcribe yung mga ibang pinag-usapan dyan. A little later, Daniels reminded everyone that they were not voting a position on Trinitarianism or Arianism at the meeting. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan nila, ano? Deity of Christ. 1919, mga kapatid. Paano to? Kung hindi po natin alam ito. Sabi niya, as the meeting came to a close, John Isaac blurted out in frustration. Naku, itin mo yan? Blurted out in frustration. Talagang yung history talaga natin. What are we, Bible teacher, going to do? Sabi niya, we have heard ministers talk one way. Our students have the Bible teachers in one school spend days and days upon this question. Then they come to another school and the other teacher does not agree with that. We ought to have something definite so that we might give the answer. I think it can be done. We ought to be clearly stated, was Christ ever begotten or not? Nakita mo? Hindi talaga sila mag-come up, mga kapatid. And then sabi niya, Daniels concluded by saying, don't let the conservative think that something is going to happen and the progressive get alarmed for fear it won't happen. Let's keep up this good spirit. Bring out what you have, sabi niya. O, ito po yung mga nangyari doon. Tingnan po ninyo, ha? A total 36 delegates was seated at the 1919 Bible Conference. Others joined the conference at its continued in some leave early. The following chart outlines the position of some of the participants. Ano yan? Supported eternal deity, 4. Resisted eternal deity, 5. Hindi sigurado. Kita nyo yan. O paano yan, mga kapatid? Hindi sigurado, kasama pa si A.G. Daniels. Di ba? Kung bigatin ba or hindi? Ay hanggang ngayon, pinagtatalo na niya, bigatin o hindi? Ayan. Sabi niya rito, Prescott clearly articulated his eternal but subordinate position. Ako sabi ko nga, yan, kunti na lang, kalahati na lang ito. Sana'y matapos ko bago tayo mag-alas 12, mga kapatid. Medyo hindi ko na masyadong babasahin lahat. Kasi ipapasa ko naman po ito, ulitin nyo po ulit. No? Sabi niya, Prescott clearly articulated his eternal but subordinate position of the Son of God.
in his book Doctrine of Christ. During the first decades of the 20th century, other beside Prescott published a statement affirming the eternal pre-existence of the Son of God. It remains unclear how many or shared Prescott subordination view. There were, of course, many who continued to hold the pre-1890s view. From 1900 to 1930, opinion of the eternal self-existence of deity of Christ remained split in the Seventh-day Adventist Church. Ayan po ang ating history, mga kapatid. So, tama yung ating statement na ang truth, mga kapatid, ay progressive. Kaya nga hindi po tayo po pwedeng mag-close, no? Huwag nating isara, sabi nga no sa lecture ni Brother Johnson, huwag nating isara. Lalo na kung malabo. Hmm? From 19, sabi niya dyan, the use of the word Trinity in describing God continued to be avoided in print except for rare exception. Yan. As editors of the Review and Herald, Prescott and then F.N. Wilcotes promoted the new view of Christ as eternal. The opposing positions continued as a source of theological conflict in the church. So yung mga ayaw talaga, ayan ang problema, debate. During the first decades of the 20th century, Adventists found themselves battling higher criticism in the new modernism growing in Christianity. Protestant fundamentalists were resisting this trend, and Adventists often found themselves battling side by side with them against teaching evolution in public schools and against liberal efforts to undermine the authority of the Bible. Modern liberalism rejected the deity of Jesus and his virgin birth. As a result, Adventist articles depending on deity of Christ began to appear in church papers on a more frequent basis. Irrespective of individual difference on details, Adventist minister pulled into line against dangerous liberal views. Yeah. The natural result was an increased appreciation of the full deity of the Son of God as the teaching came under attack. Quite understandably, even those who reject the eternal pre-existence of Christ did not want to speak of his beginning and thus weaken their argument against higher criticism. Even articles on the Trinity were tolerated. The resistance against the use of the term seemed to be weakened as the battle against liberalism continued. So dahan-dahan talaga, mga kapatid. Ibig sabihin, mainit na mainit nung dati, medyo humuhupa din pala sila. Ito na, statement of faith throughout their history. Alam nyo, ayaw ko kung isasama ni Brother Johnson sa lecture niya mamaya, yung mga nagsasabi na yung daw ating fundamental beliefs noong 1931 ay resulta daw ng conspiracy lang. Hindi yan result ng vote ng lahat, no? Mayroon po yan, mga kapatid, na mga ganyan. Ang sabi dito, throughout their history, Adventists have refused to adopt any creed but the Bible. Ayaw natin talaga, no? They have realized that an understanding of truth is never complete. At various times, though summary statement of faith have been published, but until the 1946 General Conference session, these were never intended to be the official position of the church. Ibig sabihin, lagi tayong bukas sa kung ano yung truth talaga na matutuklasan pa natin. Curiously, sabi niya, doctrinal summaries were consistently avoided during the first decades of the 20th century. At a time when they were most needed by a rapidly growing world church, L.E. Fromm wrote, certain of these historic variances of view on Christ's eternal pre-existence is still persisted. And chiefly, because of these differences, no statement of faith or fundamental beliefs
had appeared in the annual yearbook. This changed in 1931 when an unofficial statement of fundamental beliefs was included in the Adventist yearbook. F.M. Wilcox was the person principally responsible for the statement. He was respected by all parties for his soundness, integrity, and loyalty to the Adventist faith and to the spirit of prophecy. He, as editor of the review, did what probably no other man could have done to achieve unity and in acceptance. Ayan po. Sabi niya, the second and third statement of the fundamental beliefs in 1931 made significant progress toward the church's present view, but were carefully crafted to leave ambiguities. They read thus. Ito po, tingnan po ninyo yung ating, ito yung tinitira ng mga anti-Trinitarian. At may paliwanag po tayo dito. Sabi niya, the Godhead or Trinity. So, ginamit na po natin. Consists of eternal Father, a personal spiritual being, omnipotent, omnipresent, omniscient, infinite in wisdom and love. The Lord Jesus Christ, the Son of eternal Father, through whom all things were created and through whom the salvation of the redeemed host will be accomplished. The Holy Spirit, the third person of the Godhead. Yan. The great generating power in the work of redemption. So mapapansin po ninyo, dito po sa ating fundamental beliefs noong 1931, ay hindi po ito sinara. Kaya nga, ayaw talaga natin sana ito eh, na isulat. Pero parang na-feel nila na kailangan. Sabi niya, tingnan po ninyo, these statements left certain details undefined. Hindi po sarado ito. While the Father was eternal, Jesus was the Son of the eternal Father, a specific statement of belief about the Holy Spirit was omitted. Wala pa. Though he was referred to as the third person of the Godhead, the theologically loaded couplet, very God, made Christ and the Father equally self-existent and eternal. But the vocabulary was coached in theological terms not generally understood by Adventists and functionally left room for interpretation. Portion of the 1931 statement of fundamental beliefs referring the Godhead and person of Christ was reprinted and changed in the yearbook until 1980. General conferencesation, revision, and expansion of 70 Adventist fundamental beliefs. Yan po yung tinitira ng mga anti-Trinitarian, mga kapatid. And then from 1931 to 1957, acceptance of the Trinitarian view. Yan. Sabi dito, during the 1940s, an ever-increasing majority of the church believed in the eternal underived deity of Christ and personhood of the Holy Spirit. Lalaktawan ko na iba. In 1944, Wilcox wrote in an editorial, when we come to the study of Scripture, we find that Christ is the great dominating figure. The infinite Son of the infinite Father is very God in His own right. He is the great I Am, existing from everlasting to everlasting in the simple but clear statement. Wilcox presented to his readers that Christ was both eternal and intrinsically divine like the Father. Wilcox did not depend upon his own opinions in promoting his view. He made it a point to use the Bible as authority for his position and quoted from statements of Ellen White. His January 3, 1945 editorial entitled "The Eternity of Christ" is largely a collection of Bible and Ellen White quotes. So makikita po ninyo, hindi naman nagsarili dito si Wilcox. Yan. Tapos dito sabi niya, the residual tension regarding the Trinity and eternal deity of Christ is revealed in the differences between the official church hymnal of 1941 and the 1985 hymnal. Pati sa hymnal, mga kapatid, may pagtatalo. Bakit? Sabi dito,
There were omission and changes in the original hymns in 1941. Church hymnal that were corrected in 1985. At the same time, certain language that included controversial though thought was included. In 1941 hymnal, the familiar hymn, Holy, 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 sabi niya dyan, only had three verses. The fourth and last verse which ends, God in three person, blessed Trinity, was omitted. So makikita po ninyo yung epekto ng controversy na ito, mga kapatid. This verse was restored in the current Seventh-day Adventist hymnal. Yan. Next. For many, sabi niya, Uriah Smith, Daniel and Revelation held a nearly inspired status. His book has been read and studied by nearly every Adventist for over 60 years. In Smith's discussion of the seven churches in Revelation 3, he made the following comment. The Son came into existence in a different manner, as he is called the only begotten of the Father. It would seem utterly inappropriate to apply this expression to any being created in the ordinary sense of the term. This statement was removed in the 1944 edition. Naturally, some were unhappy that the Daniel in the Revelation had been tampered with. So tinamper, pati yung libro ni U.R. Smith. Kasi dito sa kanyang libro na to, diba, napansin niyo yung una natin binasa, si Uriah Smith, naniniwala na created si Kristo. Pero dito sa sulat niya na ito, ang sabi niya, hindi mo naman pwedeng i-apply yung nando sa Revelation kung si Kristo created lang. Ang problema, dun sa mga ayaw pa rin, dun sa kalagayan ni Kristo na yan, inalis yan. Sabi niya, consideration of the final resolution of the Trinity doctrine cannot be completed without mention the role of the book Question on Doctrine. It anchored the doctrine of the Trinity or Godhead. Doctrine effective Adventist theology in several ways. Affected Adventist theology in several ways. A further study of this is beyond the scope of this paper, sabi ni Merlin Burt, siya po yung author nito. But it must be noted that while the book produced conflict in other areas, there was virtually no dissent on the book's clear teaching of the Trinity, the book affirmed. As to Christ's place in the Godhead, we believe Him to be the second person of the heavenly Trinity, comprised of the Father, Son, and Holy Spirit, who are united not only in the Godhead, but in the provision of redemption. Christ is one with the eternal Father, one in nature, equal in power and authority. God in the highest sense, eternal and self-existence with life original, unborrowed and derived in that Christ existed from all eternity, distinct from but united with the Father, possessing the same glory and the divine attributes. Ang sabi rito, the lack of negative response to the book. Oh, ibig sabihin, pinablish nila itong libro na to. Tapos ang sabi dito, the lack of negative response to the book, clear defense of the Trinity, demonstrate that the church at large had accepted what had previously been known as the new view. So nung pinablish itong libro na to, mga kapatid, halos wala nang tumutol, no? Kaya sabi rito, from 1900 to 1950s, the church gradually shifted to the biblical Christian view of the Trinity and the deity of Christ. This change seems to be due to a collection of influences. Number one, ano mga dahilan? Repeated published biblical studies on the topic. Number two, Ellen White's clear statement. So, ibig sabihin, nag-come up talaga tayo sa Trinity, napakalaki ng papel ng mga statement na sinabi ni Ellen White. And number three, Adventist response to the attacks
of modern liberalism on the deity of Christ and his virgin birth. And number four, F.M. Wellcott's statement on fundamental beliefs and his review and herald editorials. So in conclusion, ni Merlin Burt, ito sabi niya. So what we can learn from the history of the development of the doctrine of Trinity in Seventh-day Adventist Church? First, we must acknowledge that the development of Adventist biblical theology has usually been progressive and corrective. This is clearly illustrated in the doctrine of the Trinity. The leading of the Holy Spirit is dynamic and not static. Other doctrinal concepts, such as the time to begin the Sabbath. Tandaan po ninyo mga kapatid, kung babalikan nyo ating history, pati yung pagsisimula ng Sabbath, hindi kaagad-agad nakuha yan. Hindi kaagad-agad nagkakaisa yan kung sunset to sunset ba or alas 6 ba. Yan po kasama, 1855, the Great Controversy Team, 1858, and tithing, pati tithing pala eh. Hindi natin kaagad-agad na, develop in a similar manner. Ganun din po sa Trinity, mga kapatid. Second, the development of the Trinity doctrine demonstrate that sometimes doctrinal changes require the passing of a previous generation. For Seventh-day Adventists, it took over 50 years for the doctrine of the Trinity to become normative. Finally, Adventist theology is always supremely dependent upon Scripture. It is always necessary to engage in a careful Bible study. Adventist doctrinal beliefs were built on a biblical foundation during the Millerite movement, during the formative period of Sabbatarian Adventism after 1844, and continuing down to the present. Ito pong binasa po natin, ito po ay trabaho ni Merlin D. Burt. Sino po siya? Teaches Church History at the SDA Theological Seminary and is Director of the Center of Adventist Research and the Ellen G. White States Branch Office, Andrews University. He holds a PhD in Adventist Studies from Andrews University. So, ito po yung kanyang pag-aaral tungkol dyan. Ngayon, may ilalagay lang akong ano rito, mga kapatid. Bonus lang po ito dito sa 1913 statement, tungkol dun sa ating 1913 statement. Kasi nga, may mga tutol tungkol dyan. So, dalawang slide lang po ito. Babasahin ko na lang. Sabi niya, Prom does not mention that Wellcott's, the one who drafted the 1931 statement, had much earlier published a Trinitarian statement of belief in the Review and Herald. This happened in 1913, the same year in which Prom began his work as minister. So, he may not have been aware of it. This statement can be verified by anyone who has a copy of the Review and Herald articles of Ellen White, for it appears in the entirety on the same pages as one of her articles. Ito pong sabi niya, the articles appears with no author's name attached. This was common practice at that time when publishing editorials. Wellcott had been associate editor of Hebrew Review and Herald for 2 years and editors for another 2 years when this statement was published. Ano bang statement ito pinag-uusapan? This statement could be easily missed by a researcher for it forms only the second part of an article bearing a title which does not reveal that it contains such statement. The SDA Encyclopedia, although detailing the various times when the 1872 statement was published, omitted all mention of this 1913 statement. I am indebted to Jerry Moon for a knowledge of its existence.
The relevant portion of this 1913 statement reads, "For the benefit of those whom we desire to know, more particularly, the cardinal features of the faith held by this denomination, we shall state that Seventh-day Adventists believe." Number one, tandaan po ninyo ha, 1913 po ito. Kailan po namatay si Ellen White? 1915. So itong statement po na ito, 1913. Ang sabi niya, "In the Divine Trinity, this Trinity consists of Eternal Father, a personal, spiritual being, omnipotent, omniscient, infinite in power, wisdom, and love, and of the Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, through whom all things were created, through whom the salvation of the redeemed hosts will be accomplished. The Holy Spirit, the third person of the Godhead, the one regenerating agency in the work of redemption." Anong punto dito, mga kapatid? Doon sa ating 1931 na fundamental beliefs, ang sabi ng mga anti-Trinitarian, doon lang daw nabasa yung word na Trinity. Pero dito sa statement na ito ng 1913, maliwanag na sinabi na po ito. Halos kinopya nga lang, oh. Kung babalikan niyo yung 1931 na fundamental beliefs po natin. Kaya sabi dito, "The message for today, Review in Herald, October 9, 1913, the complete statement of beliefs by Wilcots made may be found in appendix," mayroon pong appendix po yan. "This is decidedly Trinitarian statement, and Wilcots states in a matter of fact way, clearly saying that this is what Seventh-day Adventists believe. It is not just his own opinion, unless there is an earlier statement not yet discovered. This is the first Trinitarian statement of Seventh-day Adventists believe. The 1913 statement was certainly not the first as claimed above by Al-Yabak," no? O yung 1931. Kasi ang kiniklaim nila sa 1931 natin, mga kapatid, yun daw yung una na ginamit yung Trinity. Ay may lumabas, 1913, ginamit na pala natin ito. Buhay pa si Ellen White. Ang sabi rito, "The motivation of Wilcots in publishing his statement may well have been the fact that just 2 years earlier, the 1872 statement was republished for the ninth and last time in a denominational periodical. Wilcots must have come to the conclusion that it was time for an update in a number of key doctrinal areas. It should be noted that this statement appeared in 1913, 2 years before the death of Ellen White on July 16, 1915. At writing letters, manuscript in books, yet there is no record that she corrected Wilcots." Wala pong record na ikinorek niya si Wilcots dito sa statement na ito, mga kapatid. "Or that there were any who protested to her or anyone else about this his Trinitarian statement. It was not until after the death of Ellen White that we have a record that voices were raised in defense of non-Trinity at the 1919 Bible Conference." So lastly, by 1931, sabi dito, the situation was different. "Of those who had earlier spoken against the Trinity, W.T. Knox was about to pass away or had already done so, while C.P. Bowman, T.E. Bowen, and L.L. Cubbins may have changed or softened their attitude. It is unlikely that F.M. Wilcots would have produced his statement while knowing that his associate editor, C.P. Bowman, was opposed to it." So ito yung, mga kapatid, itong present po natin, makikita po ninyo na
ito po yung progreso, progressive truth na pinagdaanan ng ating iglesia, mga kapatid. Kaya nga, kung may magpe-present sa atin ng kung ano-anong mga bagay ng history ng Adventist kuno, kulang naman. Tandaan po ninyo lagi, ang history ay two sides. Kung ang babanggitin mong history, doon sa makakausap mo, halimbawa, kilala mo ako, kung ang babanggitin mong history lang sa kanya, ay nung hindi ko pa nakilala si Kristo, ibang Gomer po yun. Di ba? Sasabihin mo, ah, yan si Gomer, ganito yan, ganito yan, ganito yan, ganito yan, ganito yan. Tapos. Pero hindi mo binanggit yung nung makilala ko na ang Panginoon. Di ba bias na presentation? At ganyan ang ginagawa ng mga anti-Trinitarian. Ang binabanggit nila from 1844 hanggang 1890. Pero yung naging Trinitarian na tayo dahan-dahan ay hindi na nila sasabihin. Kaya kung wala po tayong alam, siguradong-sigurado, dagit, no? Makikipaglaban pa yan. So mamaya ay madadagdagan pa po ito at mayroon pong mga objection na i-discuss po natin yung ilang objection tungkol sa anti-Trinitarian at ipapakita ni Brother Johnson kung ano yung sagot dun sa mga objection po na yan. Katulad po na sinabi ko, ito pong ano na ito ay ibibigay po yung kopya para at least ma-review po ninyo ulit, mga kapatid. Maraming salamat.